ng resibo. Buti na lang hindi yung balota, pero pati po resibo, bawal ang pagkuha ng picture. Yan po yung sinasabi natin. Pag yung pangalan po ninyo na ilagay sa minutes na ireklamo ng mismong watcher, pwede po kayong ma-file ng kaso. 1 to 6 years imprisonment po yung election offense. Wala pa pong probation na tinatawag. So again, doon sa mga boboto pa, huwag na huwag niyo pong gawin na picturean yung inyong mga balota at inyong mga resibo. Kasama po ang resibo sa pinagbabawal na picturean. Kasi nga po, pwedeng gawing basihan ang vote buying. Yun na nga po yung nire-reklamo nyo sa committee ni Commissioner Ferulino, yung issue ng vote buying. So para po mapigilan yung vote buying, huwag na huwag niyo pong gagawin yung pagpipicture na yon. Thank you po. Gerald. Maraming salamat po. Giselle Ombay, GMA News Online, to be followed by Aiko Miguel, UNTV. Good afternoon po for Commissioner Garcia. Tinawag po ng kontradaya na unacceptable yung naging statement po ninyo na voters have no choice but to leave their ballots to the electoral board in case the VCMs are malfunctioning po. Affected voters should not be deprived of their right to check if their votes are counted daw po. Ano po masasabi niyo dito? Hindi naman po natin sinasabi na iiwanan ka agad yung balota nila. Yung pong iiwanan kapag talagang hindi mo na pwedeng ma-repair o maayos yung mismong makina. Kanina po, ang isang senador, kilalang kilala, bumoto siya. Sabi niya, nasira yung machine, nakapila ako. After 5 minutes, naayos yung machine ng mismong technician. So ang tanong, iniwanan ba ni senator ang kanyang balota? Hindi po. Siya pa rin ang naghulog ng balota sa makina. Ang sinasabi po natin iiwanan kapag talagang ang repair cannot be done by the technician, yung kinakailangan dalhin sa ating repair hub. Isipin niyo po kung dadalhin sa repair hub kahit gumamit kami ng Black Hawk helicopter o UV helicopter. Paano po kung it will take 1 hour? Sana po maunawaan po ng lahat. Paano if it will take 1 hour para maibalik po yung makina na yon pagka naayos na? O kaya ibalik po yung replacement machine. Sayang po yung isang buong oras na makakaboto pa yung mga kababayan natin na nakapila. We have no choice. Our choice really is to allow the voters who are still in the line to vote. Huwag po natin ipagkait doon sa mga gusto makaboto simply because gusto natin tayo maghuhulog sa makina. Tama naman po yun. Kaya lang, the situation dictates na dapat po payagan na ang balota ay iwanan. Di po ba? Iwanan ang importante, nakaboto tayo. Tanong, mabibilang ba ang boto? Mabibilang po yung boto. Pangalawang tanong, kailangan ng resibo. Between the ballot and the receipt, what is controlling is the ballot. That's the most accountable document, the ballot. So long as nandyan ang balota, kahit pa nga ang resibo ay later pa ipiprint, the ballot is the most important document. Thank you, sir. Clarify ko lang din po regarding the sample ballots. May in-implement po ba na resolution or law na nagpropohibit na sample ballots be distributed outside of polling places? Kasi po, sa ating pong general instruction at sa ating pong schedule of activities, bawal na po kasi mangampanya mula 8 pa lang ng Mayo. Pag po nagbigay kayo ng sample ballots, yan po ay pangangampanya. Kahit pa sabi mo ang nabibigay po ay mga supporters o yung mga leader nila, pangangampanya pa rin po yan. At pwede pa rin po namin habulin yung mga kandidato na nag-o-authorize at nagbibigay po ng mga sample ballots. Thank you, Giselle. Thank you po. Aiko Miguel, UNTV. To be followed by Gab Humildi of Daily Tribune. Hello po, good afternoon. From COMELEC Commissioner George Garcia there, reminding once again the public not to take pictures of their ballots and their receipt. That is not allowed. So if you're just planning to go now, 7 minutes past 1 p.m, to cast your vote, please be reminded that you're not supposed to take pictures of the receipts and your ballots. All right. Back